Magandang buhay, this is Pastor Jay Nasrat. Welcome po sa ating broadcast, Sigaw ng Tagumpay. It's a great day. This is our 100th broadcast. Wow, hallelujah. May 100 na tayong broadcast. Videos to God be the glory. Thank you for sharing your time with us and listening with the Word of God that will inspire and empower us. Today, magandang ating pag-aaralan. Naitanong nyo na ba ito? Is there such thing as forever on earth? Meron bang forever sa lupa? Alam nyo, this is a very tricky question. But it has a realistic answer. Merong sagot dyan. If you look for the meaning of forever, it defines as a lasting or permanent. Ito mga pangmatagalang, pangpermanent yan. So, for we can rephrase the question. It could be answered, is there any permanent on earth? So, meron bang permanent sa lupa? So, let's pray. Let's answer that. Okay, let's pray. Father God in heaven, thank you for the grace that you've given us. Guide us that we may learn, that your words be upon us, and answer, Lord God, the real importance of this time, of our life, Lord. Kaya Lord, samahan niyo kami, patnubayan mo kay Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi na 2 Peter chapter 3 verse 7. Sabi ni Scripture, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heaven will pass away with a great noise, and the element will melt, matutulaw doon lahat, with a fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. So ano man tinuro ng Scripture, 2 Peter 3:7, maliwanag na sinabi ng Scripture that everything will pass away, lahat mawawala. Sabi ng Scripture, it will be burned up, masusunog at lahat. So what you see now will all melt, matutunaw yan, and it will be destroyed. So ano tinuturo dito ng Scripture sa atin? So walang forever sa lupa. Amen. So another, so lahat na meron dito sa lupa, okay, ay mauubos at mawawala. So anong gustong idiin ng Lord? Do not consume all your life. Pag mauubusin ang buong buhay mo in all its glory, achievement, and beauty and desires dito lang sa lupa. Amen? Because one day, they are all nothing. Mauubos at walang kwenta din ang lahat. Kaya nga, do not forget, your life on earth is not forever. Walang forever sa lupa. One day, you will leave this earth. Even you are rich, powerful, kung kahit napakadami achievement, you will leave this earth. Iiwan mo itong mundong ito. I'm not telling you that you should not do your best. Gawin pa rin ang pinaka-the best mo dito sa lupa. Binigyan tayo ng Lord ng buhay, you do your best. Okay? What I'm saying is, you should do your best not to glorify yourself. Hindi lang puro akin, ako. Okay? You need to live life on earth to give honor to God. Yeah, sabi nga na iba eh, pastore, maiksi naman buhay dito sa lupa, i-enjoy na lang natin. Remember, kung maiksi pa ng buhay dito sa lupa, kung maabot ka 120 years, maiksi pa rin yan compared to eternity. Eternity is forever and we should be preparing for it. Doon dapat tayo nakatuon, amen, sa eternity. Kaya nga, kung hindi tayo doon nakatutok, all things are meaningless. Amen? Katulad isang tao, namatay siya, napakadami niyang pera, billions of dollars, great achievement, one of the wealthiest person in the world. Pero nung namatay siya, may isang tanong, where his money will go? Saan pupunta ang kanyang ari-arian? So the cruel reality is, his money and property he gained and worked hard for all his life is no longer his own. Hindi na sa kanya yun. Namatay na, buhay siya ng mayaman, bilyonaryo. Pero nung namatay siya, hindi na siya bilyonaryo. Dahil iiwan niya din lahat yan. Iiwan niya sa kanyang pamilya, relatives, mga mahal sa buhay. At hindi natin alam kung yung mga taong pinagkaiwanan niya kanyang pera ay mapagkakatiwalaan. So ipapasok ang salitang, it is meaningless. Kaya nga sabi nga doon sa Ecclesiastes 11 verse 10, so banish grief and pain. But remember that youth with a whole life before it still face the threat of meaninglessness. So, ibig sabihin, may threat ng meaninglessness ang buhay. Kaya mag-ingat ka. Kaya ikaw'y bata pa ngayon, do not forget to live life with a purpose. Mamuhay ka na may purpose. Pursue your dreams, do your best, and fulfill. Ang pinakamalaga, fulfill your God-given purpose. May dahilan bakit ka nabubuhay at gampanan mo yun. Amen? Walang forever sa lupa. So you need to be preparing for eternity. Amen? It's a great thing that when you live
when your life ends dito sa lupa, you may not have, wala ka man lahat ng maraming pera sa mundong ito, you may not have achieved all what you want, amen, lahat ng gusto mo hindi mo nagawa, you may not reach all your dreams, hindi mo maabot, but ang pinakamahalaga, you have served your purpose. Yun ang pinaka the greatest achievement. It's greater than having billions of dollars. Kaya nga, if you ask me, what is the purpose of life? I may not have all the answer for your question. But the Bible say, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, but you are a chosen people. Pinili ka ng Panginoon. A royal priesthood. A holy nation. And God's special possession. That you may declare the praises of Him, amen, who called you out of darkness into His wonderful light. So life become meaningless when you use all your life for yourself. Pag ikaw naging sarili lang, me, I and myself, pag ganyan ang buhay mo, life will end meaninglessly. But if you live your life on earth for the glory of God, you may have the greatest achievement on earth. Amen? Kaya nga, don't live life just to enjoy it. But gamitin natin itong buhay nito to serve the purpose. The purpose to serve our holy God in the name of Jesus. If hindi mo pa na, hindi pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, it's right time to accept Jesus sa buhay mo. If kung nais mo tanggapin si Jesus sa buhay mo, follow this simple prayer na parang ko nag-present mo. Lord Jesus, today, forgive me for all my sins. Cleanse me for all my iniquities. And today, Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. If you accepted Jesus, naniniwala ko na born again ka. Attend ka sa church, busa kang Bible, at naniniwala akong si Jesus ay sasamahan ka at ang buhay may magtatagumpay. Buhay man dito sa lupa matapos, pero may buhay sa langit na naghihintay sa iyo. Ganun kakamahal ni Jesus. Salamat for joining us for our 100 broadcast. To God be the glory. See you next time. Sigaw ng tagumpay. Si Jesus ay Panginoon.